Boyet. Boyet. Jay, Ting. Oh. Kumusta ka na? Akala ko hindi ka na namin makikita. Ako rin. Alam mo, may bago ng basketbola sa plaza. Doon na kami nagpupunta ngayon. Talaga? Oo. Noong sa linggo lang natapos. Ang lawak at ang ganda. O paano? Punta tayo doon. Walang problema. Gusto mo, punta na tayo ngayon eh. Huwag muna ngayon. Sumisisid pa rin kayo? Oo naman. At wala pa rin nakakatalo sa iyo sa lalim ng nasisisid. Talaga? Di na nga ata ako marunong. Tagal ko nang di nakakasisid. Di ba malapit rin kayo sa dagat? Oo, pero doon sumisisid doon. Ang itim ng tubig doon. Itim ang tubig? Maitim at mabaho ang tubig doon. Marami akong kukwento sa inyo. Sige, pero saka na lang yan. Finish muna tayo. Simula na yan. Tara. Muna kayo. Bakit ganon? Kasi madumi yung dagat doon. Hindi ko nga maisip kung paano magiging mabaho at sobrang dumi na isang dagat. Pwede bang mangyari yun? Ang lawak ng dagat, kahit pa siguro araw-araw nila itong dumihan, di pa rin ito mapupuno ng dumi. Nako Ting, huwag mo sabihin yan. Doon sa San Isidro, hindi nila napapansin na unti-unti na dumudumi yung dagat nila. Gaano ba kadumi? Madumi, mabaho, hindi mapaliwanag. Lumulutang ang mga basura. Tayo na nga siguro yung dagat na yun eh. Eh paano yun? Wala nang nasisisid ang mga bata. Eh di basura. Nako Ting, nakakalungkot nga eh. Sumisisid pa rin sila. Pero sayang dahil hindi nila nararanasan yung tulad na nararanasan natin. Oo nga. Buti pa dito sa isla. Nakakasisid tayo at nakakalangoy ng tama. Doon, imposible yan. At saka marami rin kasing pabrika doon. Eh ano naman kung may pabrika? Kasi kung hindi tama o malinis ang operasyon ng pabrika, naglalabas ito ng dumi sa tubig na nakapamiminsala sa yamang dagat. Paano mo nalalaman ang lahat ng iyan, Boyet? Sa paaralan, tinuro sa amin yan. At may nakausap rin ako, si Nanay Isa. Siya yung nagkukwento sa akin. Nanay. Mabuti't dumating ka, Boyet. Basahin mo nga ito. Hindi ko makita yung antipara ko. Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in life, in love, in faith, and in purity. Ang ganda po nito. Kaya ikaw, Boyet, malaki ang magagawa mo. Hindi lahat ng matanda alam o nais makinig sa ganito. Bata ka nga pero malaki. Kaya kahit bata tayo, may magagawa tayo. Kahit onti lang. Pero sana, pati matatanda, may gawin din. Dahil malaki ang magagawa nila para sa pagbabago. Kilala ko yung mga boses na yan, ah! Hey, Ting! Paano mo yung Silvio? Tuloy! Pare, hindi mo lang alam itong mga ito. Oh. Hindi mapakali na nabalitaan andito kayo ni Boyet. Nasaan nga pala yung inaanak ko? Nako, andun sa playa kasama itong si Jay. Abe, kanina pa iniyayaya ko ay sumama. Mga kabataan talaga, ano? Gandang gabi po, Mang Emi! Milo! Naku, parang gumaganda si Milo ngayon na. Ano ba, may handa ba tayo? Ay, naku, may handaan nga talaga. Ay, sige, tuloy. Salamat ko dito. Naku, maraming salamat na dito kayo. Thank you.
Dito oh, naman ako, lalambingan pa kayo. Okay, salamat at dumalo kayo rito, ha? Sarap ng luto mo siguro, no? Parang healthy naman. Alam mo naman kulang ang isla kung wala ka. Totoo yan! Posidado talaga eh, pero sa totoo lang. Alam nyo, hindi mawaglit itong isla sa isip ko. Eh, mga ilang taon na nga ba kayong nawala? Magdadalawang taon din. Ah. Eh, pero ayun, ang hirap ng buhay doon. Eh, walang pagkakakitaan. Sabi ko naman, huwag ka na umalis. Ano ba? Totoo na umalis eh. Tumahimik ka nga. Huwag naman kasi kayo umalis pa. Bigla tuloy kayo niwala ni Boyet. Nagpahinga lang ako. Pahinga lang kami. Marami kasi nangyari. Sa bagay, pero piho ko, masaya ngayon si Lisa saan man siya naroroon. Kasi nakabalik na kayo dito. Tama yun. Iniisip ko rin kasi si Boyet. Nahirapan siya sa bagong nilipatan namin. Akala ko kasi dahil malapit sa dagat, hindi siya malulungkot. Ay, nako. Mali pala ako. Hindi nyo may isip kung ano nangyari sa dagat ng San Isidro. San Isidro? Huh? Ano ba talaga nangyari? Para ikwento mo naman sa amin. Kasi hindi naman kasi iniisip ng mga taga San Isidro ang kinilos nila eh. Ano eh, kung tutuusin eh, isang San Isidro sa pinakamayaman. Hitik na hitik ang karagatan nila sa ibang klaseng isda at sa yaman dagat noon. At dahil maganda rin ang kapaligiran, naging puntahan ito ng mga turista. Ang nakalulungkot, hindi napansin ng mamamayan na unti-unting nasira ang kanilang kapaligiran. Alam niyo bang ang labis na pangingisda, pagputol ng bakawan, pagsira ng mga lusay at bahura, at pagkuha ng buhangin at iba pang yamang dagat, eh may malaki epekto sa kalikasan. Ito ang nangyari sa San Isidro. Hindi naunawaan ng mga tao na ang walang pakundangang pag-ubos sa yamang dagat, eh kawalan ng mas nakakarami sa hinaharap. Yan ang pangamba ko. Nakita kong epekto sa San Isidro. Ayokong mangyari ito sa atin. Kung iisipin kasi, malaki ang magagawa para mapanatili ang kalusugan ng karagatan. Tulad na lamang sa pangingisda, hindi ba natin kayang mangisda ng tama? Bakit natin kailangan pang gumamit ng dinamita o cyanide? Dahil ano, mapapadali ang ating buhay, dadami ang ating kita, at anong kapalit? Ano ang kapalit ng kasakiman? Eh kung iisipin natin, hindi natin pag-aari ang mga yamang ito. Nakikigamit lang tayo. Siguro nga, may paraan ng Panginoon. Nakita ko kung paano nasira ang San Isidro. Kaya't nakita ko rin ang pwedeng mangyari sa hinaharap. Nasaksihan ko kung paano nasira ang kalikasan at naapektuhan ang kabuhayan ng karamihan. Naunawaan kong nariyan ng kalikasan para na rin tumulong sa ating kabuhayan. Pero mawawala ito kung ito ay hindi natin pangangalagaan. Eh, ano ang pwede ba natin gawin kung sakasakali? May nakausap ako sa San Isidro. Kasapi siya ng isang NGO para ayusin ang karagatan ng bayan. Ayon sa kanya, pwede tayong gumamit ng barrier net para makapanguha ng isda. Mas makabubuti raw ito kaysa paggamit ng cyanide o dinamita. Pwede rin daw tayong gumamit ng halt o hook and line with decompression para makapanghuli ng buhay na isda. Nako, hindi ko talaga lubos na maisip na pwede palang mangyari ito sa isla. Nako, Mang Silvio, posible pong mangyari. Eh, para namang hindi dapat mangyari sa ating ito ah. Aligtasing, ganyan-ganyan din po inisip ng mga taga San Isidro. Eh, hindi nila napansin. Unti-unti, eh namamatay na yung kanilang karagatan. Ay nako, kung makikita nyo lang ang nangyari sa kanila, magpapasalamat kayo na kahit paano eh may oras pa tayo. At talagang seryoso ka na Hermes sa usaping ito ah. Eh nako, hindi ko nga alam kung
kung bakit ako, o tila bakit nagkaroon ako ng ganitong paninindigan tungo sa kalikasan. Eh siguro dahil nakita kong epekto ng kapabayaan sa San Isidro. Eh ayokong mangyari yung ganun dito sa atin. Ano na nga ba kasi ang ginawa natin sa mga bakawan? Eh, ang mga bakawan, eh, pinuputol natin. At ginagawa nating palaisdaan ang lugar kung saan sila nakatanim. Pinuputol rin natin ito para ibenta sa mga gumagawa ng uling. Ang hindi natin alam, kapag nasira ito, nasisira rin ang kanlungan ng maraming isda. Dahil dito, unti-unti nating pinapatay ang dagat na siyang bumubuhay sa ating pamilya. Ah, ganun pala iyon? Kung sana, marunong lang tayo magtanim ng bakawan, ano? Para mapalitan ang mga nasira. Madaling mapalago ang bakawan. Sa bakawan mismo, pwede tayong kumuha ng tinatawag na propagules. Itutusok lang sa lupa kung saan ang tutubo. Hindi na nito kailangan pa ng iba yung pangangalaga eh. Natutubigan natin ng tubig dagat. Eh, madali lang pala eh. Ano pang hinihintay natin? Bakit hindi pa natin simulan unti-unting gawin yung mga nangawalang bakawan? Oo nga. Bakit ba hindi? Magtulungan tayo. Kung nasira na, huwag na tayo magsisihan pa. Ang mahalaga, nalaman natin ang ating pagkakamali at handa tayong baguhin ito. Alam mo ba yung kasabihang, ang basurang itinapon mo ay babalik din sa'yo? Totoo yan sa kaso ng San Isidro. Ang itinanim ng tao ay kasakiman at pang-sariling interes. Kaya't ngayon, inaani nila kawalan. Nawala lahat. Ang dagat, ang mga isda, ang turista, ang kabuhayan ng mamamayan. Kaya't napakahalagang alam ng tao ang kanilang ginagawa. Maging responsable sana tayo kasi tayo rin naman ang makikinabang sa lahat ng ito eh. Palawakin sana ng maraming tao ang kanilang pag-iisip para maunawaan nila na hindi ito kayang gawing mag-isa ng pamahalaan. Mahalaga ang pagtutulungan at ang pagmamahal sa ating karagatan. Naniisa, may tanong po ko sa inyo. Di po ba kayo napapagod sa paglilinis araw-araw? Naku, matanda na ako, Boyet. Baka hindi ko na nga maabutan ang pagbabalik sigla ng karagatan ng San Isidro. Pero hanggang sa kaya ko, gagawin ko, Boyet. Di pala biro ang nangyari sa San Isidro, no? Kaya nakapag-isip-isip kami, Hermie. Sa totoo lang, hindi ako natulog ng isang araw. Talagang hindi ko maiisip na ang Isla Verde ay mamatay. Napakaganda ng isla. Isang siguro ito sa pinakamaganda sa buong mundo. Totoo yan. Ako, nabanggit nga sa akin ni Boyet. Kinuwento daw ni Aldrin sa kanya na ang Verde Island Passage nga daw ang isa sa pinakamayaman kung yamang dagat rin lang ang pag-uusapan. Ito pa lang naririnig ko. Kaya nga, biruin mo, tagapangalaga tayo ng yaman ng isla. Oo, at dahil dyan, sa totoo lang, pwede itong ikaunlad ng ating pamumuhay. May narinig ako sa radyo, Apo Island sa May Negros.
Halos buong pamayanan ay nagtulong-tulong para mapangalagaan nila ang kanilang isla. Pati nga daw mga bata eh, naglinis ng dalampasigan. Sa Apo, nagkaroon ng 70-30 na hati ang tulong nila. Ang 70% ay para sa pangingisda at trabaho. Ang 30% naman ay hindi ginagalo ng mga mangingisda. Dahil dito, napanatili nila ang ganda ng isla at naging malapit sa turista. Nadagdagan din ang kinikita nila dahil bukod sa pangingisda, kumita sila sa paggawa ng souvenirs at pagtanggap sa mga turista. Ibig mo sabihin, naging matagumpay ang pamumuhay nila? Oo. Eh halos buong komunidad na nagtulong-tulong para pangalagaan ang likasyaman nila. Sinisigurado nila na walang illegal na pangingisda at napangalagaan ng bahura. Pinapanatili nilang protektado ang dagat mula sa nakamamatay na basura. Oo, oh, narinig ko rin yan. Narinig ko rin yan. Nagkaisa lahat. Lalaki, babae, bata, lahat sila. Aba, kailangan. Umilos na tayo. Pasimulan na natin to. Oo naman. Oh, abay, nako. Marami tayong magagawa. Abay, kailangan ayusin na natin ang ating plano. Buti pa. Sige. Bukas na bukas din. Tumawag tayo ng pulong. Pulungin natin lahat ng... Sige, ako bahala rin sa may lugar namin. Ako bahala rin. Sige, plano na yan. Kumusta po, Nanay Isa? Naalala niyo po ba ako? Si Boyd po ito. Pasensya na po kayo at ngayon ako nakasulat. Marami po kasing ginagawa sa klase. Graduating na rin po pala ako. Kapusta na po ang San Isidro? Natuloy po ba ang pagtulong sa inyo ni Biboy tuwing Sabado? Naku, kapag hindi po, pagalitan niyo para sa akin. Ang pangako niya kasi sa akin, siya daw ang papalit sa mga ginagawa ko dyan. Natuloy po ba siya? Sana naman po. Kasi alam kong gusto naman talaga niyang tumulong sa inyo. Alam niyo po, gusto ko pong magpasalamat dahil naging mabait kayo sa akin. Ang dami ko pong natutunang aral mula sa inyo. Sa katunayan nga po, parati ko kayo naikukwento sa mga kaibigan ko. Gusto nga raw nila kayo makilali. Masaya po ako kasi kahit na sa konting paraan, alam ko pong nakakatulong ako sa isla. At alam niyo po, marami na rin ang tumutulong sa amin para mapanitili ang kagandahan ng Isla Verde. Sa katunayan, may mga dayuhan pa po na nagbibigay ng seminar at training para malaman namin tamang pangingisda at pag-aalaga sa isla. Naku, nanay, sana nakikita nyo. Ayon sa kanila, mahalaga daw na malaman namin ang kasalukuyang kalagayan ng isla. Para bilang mga mamamayan, patugunan namin ang anumang problema. Iba't ibang uri ng scientifico rin po na nag-aaral sa yaman ng isla para lalo po itong mapangalagaan. At ang pinakamaganda po nangyari, nagsama-sama po ang buong komunidad para gumawa ng plano para sa iba yung pangangalaga ng yamang dagat. Humingi po silang tulong sa lokal na pamahalaan para po maging maayos ang kanilang plano at mabigyan sila ng iba yung seminar at training. Naku, kung pwede nga po ang bata sa seminar, sumali na ako. Pero tinuturo naman po sa amin ni Kuya Aldrin yung natututunan niya, kaya parang may sariling seminar kami mga bata. Nako, ang dami-dami po talaga nangyari at nangyayari. Pero ang masasabi ko po, sigurado na ang pag-unlad namin dito sa isla. Unti-unti na po na ibabalik ang sigla ng isla. Mapapansin ang mga bagong usbong ng bakawan, malinis na ang paligiran, at saganang ani ng mga mangingisda. At hindi lang po yun, nakilala na kami sa maraming bahagi ng buong mundo. Kaya naman ang dami na rin pong bumibisita ng turista. Ang ganda na po talaga nangyayari sa amin. Salamat na po talaga at hindi tuloy namatay ang isla. Pero munti ka na. Siya nga po pala, kalakip dito ang mga larawan namin. Para makilala niyo rin yung mga kaibigan ko at mga kapitbahay. Hanggang sa muli po, Nanay Isa. Hayaan niyo po, dadalawin ko kayo. Sasabihin ko po kay Tatay, dalawin namin kayo. Maraming salamat po, Nanay. Hanggang sa muling pagkikita. Boyet.
Marami tayong magagawa at may tutulong sa pangangalaga ng ating likas-yaman. Bilang mga bata, magkaroon tayo ng kaalaman bukod sa mga nangyayari sa paligid natin. Maging mulat sa mga nangyayari at gumawa ng paraan upang makatulong. Simple man ang pamamaraan, malaki ang magagawa nito. Mainam ang kahit maliit na aksyon para sa kalikasan. Ang bawat kilos o desisyon ay may malaking epekto sa ating kapaligiran. Halimbawa, ang pagsinop sa basura at hindi pagtatapon sa dagat para maiwasan ang polusyon o ang desisyong iwasan ng dinamita sa pangingisda. Mahirap sa una, pero kayang-kaya. Sa madali ang proseso ng pangingisda, lalong napapahamak ang ating kabuhayan. Bukod sa paggawa ng tama, ang mga nakatatanda o kahit mga bata ay kailangan patuloy na maging bukas sa bagong kaalaman. May mga seminar at lecture ng pamahalaan at mga NGO para sa lahat. Libre ito, kaya't puntahan lang ng puntahan dahil marami tayong makukuha mula dito. Sa lahat ng ito, dapat din tayong manitigan. Maging matapang kung may nakikitang katiwalian o mapanganib na aktibidades na nakakasira sa kapaligiran. Bilang mga bata, marami tayong magagawa. Maraming pwedeng maitulong para mapabuti ang kalagayan ng ating karagatan. Kung may naisip kong paraan para pangalagaan ang ating likas na yamang dagat, sumulat at tumawag sa Knowledge Channel.